Investment lang ako. Ayoko ng healthcare. Relate ka ba? Agree ka ba? Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Having a healthcare account is very essential in building your solid financial house. But hindi mo kailangan ng healthcare kung pasok ka sa 5 reasons na ito. Ano-ano ang mga rason kung bakit hindi mo kailangan ng healthcare? Isa-isahin natin yan sa video na ito. Now na! Number 1, kung sure ka na hindi ka magkasakit kahit ikaw ay tumatanda na. So kung ikaw sigurado mo na hindi ka naman talaga magkakasakit habang ikaw ay buhay dito sa mundo, then huwag kang kumuha ng iyong healthcare account. Hindi mo magagamit yung healthcare account mo kasi nga naman fit and healthy ka. Kaya kung talaga hindi ka madadapuan ng sakit kahit na anong sakit, ngayong ikaw ay bata pa at lalo na kung ikaw ay matanda na, then huwag kang kumuha ng iyong healthcare account. Pangalawa, kung covered ka pa rin ng company HMO or ng healthcare ng company mo, kahit mag-resign ka na or hindi ka na connected sa kanila, or magre-retire ka na, di ba? Nag-resign ka, umalis ka sa kumpanya, pero yung benefit mo sa kumpanya na yon, madadala mo pa rin, katulad ng HMO na meron ka, then huwag kang kumuha ng healthcare account kasi meron at meron ka pa rin namang healthcare coverage eh. Diba? Kahit na nag-retire or hindi ka na connected sa kanila. Pangatlo, kung sa tingin mo sapat ang iyong PhilHealth coverage para sa iyong maintenance medicine, check-ups, at iba pang medical needs mo. Kung halimbawa, irirely mo lahat ng iyong medical needs sa programa ng PhilHealth at ikaw, tingin mo, sapat lahat yon, i-cover lahat yon, then huwag kang kumuha ng sariling healthcare account mo. Kasi sagot naman lahat ng PhilHealth, di ba? Kung yun yung sa tingin mo, eh, sapat sa'yo. Eh, ngayon nga, ano yung latest, di ba? Isa sa mga ahensya ng gobyerno natin, eh, may malaking katiwalian sa PhilHealth. So, nasaan? Paano mo maaasahan yung programa na ito kung meron palang katiwalian mismo doon? So, good luck sa mga taong umaasa totally sa PhilHealth for their medical needs. Kaya kung ikaw, PhilHealth lang ang inaasahan mo, aba, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Kailangan mong isipin ang sarili mo in the long run. Pang-apat, kung sigurado ka, naaalagaan ka at may pera ang anak mo para tustusan yung pagpapagamot mo kung ikaw ay magkasakit at kung ikaw ay matanda na. So meron kang maaasahan na anak kapag ka ikaw ay tumanda at nagkasakit at hindi yon problema sa anak mo, di ba? Huwag kang kumuha ng sarili mong healthcare account kung meron ka namang anak talaga na siguradong tustusan ka kapag ikaw ay matanda na, wala ng energy to work, at walang pera, hindi niya iisipin yung gastos, happy siya na papagalingin ka, aba, syempre yung anak mo yung healthcare account mo. Kaya, huwag kang kumuha ng sarili mong healthcare savings account kung may sigurado kang anak na tutulong at tustusan ka at may pera siya. Panglima, kung ikaw meron ng milyon na savings na itinabi para lang talaga sa iyong medical needs at hindi yon pwedeng galawin kung hindi related sa medical na gastos mo, then hindi mo kailangan ng healthcare savings account kasi may milyon ka na eh. Yung milyon na yon, yun yung gagamitin mo kapag na-ospital, nagkasakit at kailanganin ng pampagamot. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na. Pwede ka kasi talagang magkasakit kahit bata ka pa, habang ikaw ay nagtatrabaho, at lalo na kung ikaw ay matanda, di ba? Kahit na gaano ka ka-healthy, ka-fit, eh dinadapuan pa rin ng sakit. Marami ka nang nakita, nabalitaan, na mga fit and healthy na tao na nagkasakit pa rin.
At ang sakit talaga ang pinaka-traidor na magbibigay sa'yo ng problemang pinansyal kung hindi mo mapaghandaan. Hala, paano nga naman? Totoo kasi na hindi mo pwedeng madala ang HMO benefit ng company kung saan ka nagtatrabaho once umalis ka sa kanila or mag-retire ka. Worst case scenario, paano mo dadalhin yung benefit ng company na yon kung ang kumpanyang pinagtatrabahoan mo mismo ay magsasara? Eka talaga namang good luck kapag kahalimbawang magre-rely ka doon sa benefit, doon sa kumpanya na pinagtatrabahoan mo pero umalis ka or mag-close down or shut down naman ang kumpanyang yun. At ayaw mo naman sigurong danasin yung magkakaroon ka ng sakit tapos makisiksik ka sa mga pampublikong hospital dahil yun lang ang kayang i-cover ng PhilHealth mo. E paano kung patuloy na hindi maayos yung katiwalian sa mga government programs? Kung PhilHealth lang kasi ang aasahan natin, wala talaga pong mangyayari. Well, wala naman po tayong sinasabing masama against them, but yun ang katotohanan eh. Yan yung nakikita natin ngayon. Kaya nga dapat, hindi tayo magre-rely totally sa mga programa ng gobyerno. We have to make sure na meron tayong sarili nating healthcare account. Kasi para sa atin din po yan. Hindi ba't nakakahiya at magiging pabigat sa anak? Kung totally naman, yung buong gastusin kapag ikaw ay nagkasakit, pag ikaw ay matanda na, i-rely sa anak. Eh paano kung ang anak mo, wala din masyadong pera. At yung anak mo, meron na rin siyang sariling pamilya. At yung anak mo, konti lang din yung sahod niya. Paano niya yon susolusyonan? Magiging dagdag problema pa yon sa anak mo kung itong healthcare need mo, lalo na kung ikaw ay matanda na, iaasa mo totally sa anak mo. Dahil yan yung iniisip ng lahat ng magulang na kung saan ang anak ang magiging retirement fund nila, which is very wrong. Dapat ikaw mismo ngayon paghandaan mo yung retirement mo, especially your healthcare needs. Dahil paano kung ikaw naman may anak ka pero wala siyang pera? May anak ka kaya lang may problema din siya. Or wala kang magiging anak. So dapat huwag kang mag-rely lang sa anak mo pagdating sa healthcare needs mo. Marami pa rin kasi talagang mga Pilipino ang nag-iipon at inilalagay sa isang savings lang. Yung iba nga karamihan sa bangko lang. Huwag po lalong itago ang savings sa bank kasi yung pera na iniipon mo sa bangko ay kinakain lang ng inflation. Nawawala ng value. E paano yon kapag gagamitin mo for your medical needs? Yung 1,000,000 mo, nabawasan na ang value. Kaya nga dapat mag-ipon ka bawat pangangailangan or need mo. At punduhan mo bawat pangarap mo. Hindi lang yung para sa medical, syempre mag-iipon ka din para matupad yung isang pangarap mo na makapag-travel or matupad yung isang pangarap mo para makabili ng bahay. So dapat marami kang iba't ibang klase ng savings. Yung pag-iipon mo for your healthcare needs ay dapat priority mo din para hindi magalaw yung iniipon mo para pambili dun sa isang pangarap mo. Paano mo matupad ang isang pangarap na yon kung magagamit mo kung ikaw ay magkasakit? Marami na po ang nangyayari ngayon na dahil lang sa isang sakit na wala yung pinaghirapan nilang pera. Yung iba nga, naibenta pa yung bahay dahil ang bayad ng hospitalization. Kaya ikaw, huwag mo lang itago sa isang savings ang iyong ipon. At lalong maghiwalay ka. Dapat magkaroon ka ng separate na account for your healthcare need. You can consider this health saving program, which is ang Kaiser Saving Plan, na pwede sa lahat para may kaagapay ka pagtanda mo. Dahil with this Kaiser Saving Plan, 7 years to save mo lang ito kailangang pag-iipunan. So, ibig sabihin, hindi ka lifetime na magbabayad ng pera. At habang nagbabayad ka, meron kang healthcare coverage at meron ka pang insurance or protected ka pa. Then, pagkatapos mong pag-ipunan yan or mabayaran, magsisimula ka nang mag-earn ng investment income. Meron ka pa rin healthcare benefits, of course. Covered ka pa din.
at meron ka na ngang investment income. At pagdating ng maturity, which is on the 20th year, 7 years to pay plus 13 years of waiting, ibig sabihin nag-accumulate ang interest during the 13 years, nag-mature na, meron kang 4 settlement options na maaari mong pagpilian. Kaya talaga naman, it's really cool, di ba? Dahil ang Kaiser saving plan mo, healthcare siya na merong a little bit of insurance plus an investment income. I hope you find this video informative. If you do, can you share this video to your families and friends para sila din magkaroon ng knowledge at malaman nila kung halimbawa man, hindi rin ba nila kailangan ng healthcare, maaari nila itong ma-consider ngayon para mapaghandaan sa pagdating ng panahon. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan, umattend ka lang sa ating free live webinar. Every day po yan, 8:30 p.m. Philippine time. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad mapag-aralan at maintindihan ang ating recorded webinar. Ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. Oh, and by the way guys, marami na tayong mga video lessons na maaari ninyong mapanood, mapag-aralan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Alam ko, ayaw mong masayang ang perang pinaghirapan mo. Kaya dapat may sarili kang healthcare account para solid ang financial foundation mo. Ako po muli, si G. Isal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.